Russell Westbrook will join the LA Clippers after ng kanyang buyout sa Utah Jazz. Meron siyang 47 million sa kanyang contract at hindi na sinabi kung how much yung kanyang ginive up. Though yung Jazz, interesado namang kahit magstay siya, ayos lang daw. Pero Brody, he needs to go to a contending team. Nakipag-usap siya sa Chicago Bulls, Miami Heat at Washington Wizards. Pero Clippers yung tingin niyang merong legitimate chance of winning a championship. Siyempre, merong PG-13 at Kawhi Leonard. Kaso ang problema dyan, yung legitimate chance na yan is nababawasan kung hindi naman sila healthy. His time with the Lakers is a disappointment and aware naman tayo doon. Paano ba naman ginawang corner guy? Una pa lang, alam nating hindi talaga fit pero pinagpilitan hanggang umabot sa point na kung ano-ano na yung sinasabi sa kanya ng mga tao sa LA at tipong nawala na yung respeto sa kanya ng mga tao. Before the Lakers, na ipag-playoffs niya pa yung Washington Wizards, it is just Lakers is not for him. LA pa rin naman siya pero this time Clippers na. Before mangyari to, sinasabi ko sa mga videos, ginawan ko pa na yung tamang team para sa kanya is Miami Heat kasi ilalabas yung best sa'yo at merong culture. Pero choosing LA Clippers is not bad also. Wala ring pressure sa kanya kasi isipin ng mga tao, wala na yan, washed, and ito yung chance niya to prove something. I said na hindi ito bad kasi goods naman yung mga deadline moves nila with Plumlee, tapos nakuha pa nila si Bones Highland. Yung Lakers kasi hindi naman nila kailangan yung all-around performance ni Westbrook, hindi nila kailangan yung magtitimon kasi meron silang LeBron James eh. Hindi sila nag-focus na kailangan nila ng shooter eh. But kasi same role pinagsama eh, no? Pero dito sa Clippers may chance talaga na ma-revive eh. Kasi kailangan nila ng traditional point guard. Kahit hindi sobra-sobra yung scoring, pero passing, yung pagiging unselfish ni Westbrook yung kailangan ng Clippers. Hopefully, bumalik yung good decision making, yung OKC era, tsaka according kay Paul George, okay naman yung locker room nila, willing ang lahat to figure things around. Tsaka maraming players yung complement sa laro ni Westbrook. Andyan yung mga shooters nila sa wing. Meron din siyang subats na bibigyan sa ilalim. Nagtaka lang din talaga yung team bakit hindi nag-work out yung January experiment. Pero ganun talaga yung hinahanap nila eh. Magtitimon and can run the floor. Basta ako, naniniwala pa rin ako kay Russell Westbrook. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.